Tikman ko na walang ano, suka. Oh. Hmm. Bayawad lang mga kaligalaan! Ako si Chakoy, andito tayo sa Wondering Cuisine Set. And of course, kasama natin si Chef Mark. Hi mga co-wonders! Yes. Hi! Kasi today, sisimplihan natin yung recipe natin. At ang gagamitin natin is porcupine. Pork belly. Porcupig or pork belly. Yes, that's correct. Kasi today mga ka-wonders, ang lulutuin natin is crispy pork chips. Wow. Oo, so meron nang maganito sa YouTube pero we're going to make something of our own dito sa Wondering Cuisine. So mga ka-wonders, ito ang process ng ating crispy pork chips. So mga ka-wonders, yung una natin gagawin is mamarinate natin yung ating pork. And take note mga ka-wonders, dapat manipis yung pagkahiwa ng pork belly natin. Dapat ganyan. Yan, ganyan kanipis. Kung di nyo mahiwa ng ganito kanipis mga ka-wonders, pwede nyo pakuluin muna tapos doon nyo iwahin para hindi kayo mahirapan. So this time gagawin natin dalawa itong ating pork belly para medyo maliit siyang konti. Yan, gagawin lang natin dalawa. So yan mga ka-wonders, nahiwa na natin yung ating o nagupit na natin yung ating pork belly sa dalawa. Yes, nahati natin sa dalawa. So now, magpapainit muna tayo ng mantika habang mamarinate tayo ng pork. So yung process natin sa pag-fry mga ka-wonders is deep fry siya. Kaya kailangan natin ng maraming mantika. So now, lalagyan lang natin ng salt. 1, 2, 3, 4, 5 teaspoon. Pepper. Of course. Yan. 2 teaspoon of pepper. Haluin lang natin siya. Ma-distribute lahat yung linagay nating salt and pepper dito sa pork natin. So arrange lang natin itong mga ka-wonders na paganyan. Para siyang bacon. Actually, that's the bacon cut. Yes. If you haven't watched our bacon video kung paano namin ginawa yun, that was like almost 2 years ago. Or last year, early last year. Watch out sa link above. Napakasarap ng bacon namin mga ka-wonders. Dapat itry nyo yun. Pwede nyong pang-negosyo yung bacon na yun. Para kang nagtitinda. Magkano bang kilo ng baboy ngayon? 300, 350 pesos, no? So, yan. Then, lagay natin yung ating cornstarch dito para walang messy. Okay. Hindi na natin ito titimplahan, Chef Mark? Lagyan lang natin ng konting salt, at salt pepper. And pepper. Yan. Yan, aluin lang. Then, mix lang natin. Now, mga ka-wonders, magpiprito na tayo. I-dip muna natin yung ating pork dito sa cornstarch natin. Yan. So, itabi lang natin. Manipis lang na na coating para mag-crispy siya. Para lang pinatong natin sa pinatong natin sa harina yung baboy. Harina, cornstarch niya. Ah, cornstarch pala. Yes. So now, prito na natin. Yan, dapat mainit na mainit yung oil natin. So, balibaligtad lang natin mga ka-wonders para even yung pagkaluto niya. Ang gusto nating texture nito mga ka-wonders is crispy siya. Talagang so, parang chips. Oo, mag-chips siya. Crunchy yung pagkagat crunchy natin. Maririnig natin at mararamdaman natin. Pati kayo, mararamdaman nyo kung gaano ka-crispy ang buhay. So yan mga ka-wonders, medyo nag-crispy na yung ating pork belly. Konting brown-brown pang tapos, okay na to. So mga ka-wonders, okay na itong ating pork belly chips. Ayan, yes. Ang lutong na . Patuluin lang natin yung excess oil dito sa ating strainer. Then ulit-ulitin lang natin yung ating process hanggang maubos natin yung ating pork belly. So mga ka-wonders, natapos na natin prituhin yung ating chips, pork belly chips. Ayan, last na to. Dami! Yes, kain na tayo. So mga ka-wonders, ito ng ating crispy pork belly chips. Oo, ayan, pork chips natin, oo. Sarap niyan mga ka-wonders, tinikman namin. Then dito mga ka-wonders, meron tayo suka. Ayan, ginawa tayo suka. Tsaka yan.
Yan yung suka sibuyas natin. Oo. So ngayon, tikman na natin. Oo, tikman na natin. Tikman ko na walang ano, suka. Mm. Mm. Ang lutong. Oo. Lutong. Kalem. Crispy, crispy. Oh. So kahit hindi siya sabay-sabay na naluto, mm, puro crispy talaga siya. Puro crispy siya kasi obviously, sobrang nipis niyan. Mm. Yan. Sobrang nipis niyan. Tapos, nilagyan pa natin ng cornstarch. Mm. Mag-take note, hindi na natin ito, inano, hindi na natin ito siya pinakulok. Diretsong-diretso na siya. Na siya. Oo. So, less ano na siya. So, kayo, pag gusto nyo mag-ganito din, ipaputol nyo na doon sa butcher nyo, sa ipakat. Merkado. Ipakat nyo na, na maninipis. Mm-hmm. Habi nyo pang bacon. Bacon cut. Nag-chichar na yung balat niya ko kasi. So habang kumakain tayo mga ka-wonders, shout out muna tayo dun sa mga ka-wonders natin na nag-comment sa ating mga ano videos. Mm. Acknowledge naman natin sila itong mga ka-wonders natin na sobrang supportive. Ang first nating basahin is si Jinay Anana. Si Jinay Anana po nag-request siya. Hi Jinay. So sabi niya, hello mga chefs, maayong gabi ninyo diha. Request po kung pwede ka mo maghimo og torta de Cebu, please. Thank you. Guys, meron na pong torta de Cebu na video na sa atin dito sa YouTube channel natin. Check it out. Torta de Cebu, meron na po yan. Tapos, hi din kay Brenda Yabot na nag-comment sa ating easiest mahablangka recipe na umabot na po ng 2 million na yata. Magpo 2 million na yung mahablangka natin. Mm-hmm. Tapos, si Mario Abanche. So, si Mario, talagang active si Mario lately sa pagko-comment kasi mm-hmm, nag-comment siya dito sa ating corn dog. Mm-hmm. Tapos, nag-comment din siya sa at yung niluto natin na chicken, yung whole yung deep fried whole chicken. Hi din kay ano kay Randy Doyen Planilia, nag-comment siya doon sa ating sardinas in olive oil. Tapos si Miljian Asibuke, maraming salamat. At saka kay Perry Dimatira, nagtanong siya doon sa ating super easy recipe adobong baboy yung first year natin. Tapos sabi niya kung same lang ba sa pinakopsa niyon, sabi ko hindi. Yun. Tapos, Babes Manahan. Hello, Babes. Tapos, kay Daniel Javier. Kay Jay Calalo. Tapos, kay Rialyn Cabingas. At saka, of course, si Lovelea, best friend. Hi, si Lovelea. At saka, si kay Justin. Hello. Tapos, si Luna, nag-comment din. Then, si, again, si Mario. Napaka masigasig ni Mario. Maraming salamat, Mario Abanche. Alright. At saka, si Count Vermont. Yes. Sabi niya, mas masarap ang patis ipangmasahe sa manok. Mm. Oo nga, no? Pero yun yung pong available na ingredients namin sa bahay. So, yun yung ginamit namin. Mm-hmm. But meron din kami patis, pero we didn't think of that kasi gusto lang namin yung, kung, yung dry ingredients ilagay namin. But go ahead, gamitin niyo po yung patis pangmasahe sa manok para sa ating deep-fried whole chicken. Mm. But this one, mga ka-wonders, this is our episode for today. This is the crispy pork belly chips. Maraming salamat sa Earth Fix Hub at saka sa Makisawsaw, yung libro na Makisawsaw. Soon, we will be having a collaboration with them. So mga ka-wonders, if you're new to the channel of Wondering Cuisina, please don't forget to subscribe to Wondering Cuisina and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin kagaya nito. At saka don't forget to like this video at comment down below para ma-post to sa mostly viewed sa YouTube. Oo. And then mga wonders, meron din tayong social media account. Meron tayong Facebook and Instagram. Mm. Wondering Cuisina. So we also have our website mga ka-wonders, Wondering Cuisina at wordpress.com. Ang pinapost po namin doon is mostly about Filipino food na naluto natin. So, mga ka-wonders, thank you very much for watching. Ito yung episode natin. Sana nagustuhan nyo po. Napaka-simple. And then, don't forget to share this video para maraming makaalam. Then, comment na rin. That's right. Thank you very much for watching once again. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace. Tama ng daldalan. Kain ako. Sakto rin doon yung imo lang gyan na ang corn ba? Corn starch. Mm. Sa baga, perfect kayo. Pwede niya apil sa pungko.